Mga kabady, magandang araw sa inyo. May Lenguera pala rito, pambansang rider. I am in war. So, nandito ngayon tayo sa aking bodega. Okay. Gagawa tayo ng video regarding sa tipid racing ng Fury. Kasi ang dami nagtatanong sa akin, paano ba kargahan yung Fury na mura lang? Okay. Ayaw nyo kasi, siyempre, hindi naman lahat tayo nakakabili ng magandang pesa. Okay, o kaya nakakahanap. Siyempre, mahirap ang pera. Tingin, tutulungan ko kayo na bahagyang palakasin tong Fury natin. Okay, yung nasa tipid-tipid. Okay, na effective. Okay, effective. Tuturuan ko kayo ng magandang diskarte. So, ito nga pala yung motor ko. Fury to, 130cc. Ito yung pinangkakarera ko. So, marami ng mods to, pero sisimplihan ko lang. Naka-stack to na airbox ha. Tuturuan ko kayo na medyo dagdagan yung bilis ng Fury nyo. Okay, ito, huwag intindihin to. Iba kasi to eh. Okay. So, simulan natin guys. Bago pala yan, siyempre mag-subscribe muna kayo sa channel ko. Ayun na lang yung bayad nyo sa akin para sa pagturo ko sa inyo. So, like yung video tsaka subscribe siyempre. Okay, pasuyo lang. Para naman, ayun na yung, ano, yung aking talent fee, TF. So, boss, ano bang ano, mga kabady, para mabilis yung maintindihan, simple-simple lang yung motor natin, Fury. Okay, kahit yung sinasabi ko, okay, hindi lang para sa Fury natin. Applicable din to sa mga ibang motor. Okay, hindi lang sa motor na Fury, pwede din siya sa XRM. Yung mga carb type lang ha, carb type. Carb type lang, okay. XRM, Vega, okay, Krypton, X1, mga bagong ano, hindi FI ha, iba yung FI. So, simulan na natin. Ano pa magandang palitan dito para bumilis ang bagya? So, una ko ma-suggest libre. Itong air cleaner. Okay. Tanggalin nyo yung air element. Yun lang. Okay, bakit sir? Okay, tanggalin nyo yung airbox. Bakit sir? Kasi pag bas ma-ano, kasi itong airbox, maliit lang butas niya. Dito. May maliit na butas niya sa pumapasok ng hangin. So, konti lang yung hinihigop niyang hangin. Okay. Maliban sa konti, meron pang air cleaner na humaharang. Okay. Pag humaharang siyempre air cleaner, para may takip ng screen, subukan mo huminga. Huminga ka, di ba? Mas mabilis. Lagyan mo na screen yung bibig mo. Huminga ka. Di ba mas konti pong pasok? Ganun ang ano yan, ang parang kaparehas. So, tinatanggal lang natin yung screen. Parang screen na, yung air element. Pag tinanggal natin, mas mabilis makakapasok siyempre yung hangin. Okay. Lalo na pag wala yung airbox. Mas mabilis makakapasok. Palitan nyo lang, pag wala kang airbox, palitan nyo lang ng mushroom type ng mga air cleaner. Oh. Para at least may ano. Kasi masyado nang open eh. Okay. Eh, masama din naman yung masyadong open. Kasi ito, humihigop to ng hangin, is malinis. Pag wala ka ng airbox, direkta, ihigupin nyo lahat. So, wala sumasalo yung mga alikabok, etc. etc. Tingnan yan. Okay. Nakagasgas din ng makina yon. Okay. Pero, syempre, kung wala naman kayo pakialam doon, matagal bago masira yun, syempre. Syempre, para maganda lang, is may airbox ka. Para doon pupasok yung hangin sa loob, hindi masyadong kalikabok yung hinihinga niyang hangin. Okay? Isang bagay yun. Libre yan. Kahit kayo, kaya nyo gawin yan. Tatanggalin nyo lang yun dito. Yan. Yung tornillo dyan. O kaya tanggalin nyo yung buong airbox. Tanggalin yung fairing, tanggalin yung airbox. Palitan nyo ng air filter. Mas maganda. Next. Susunod natin gagawin is yung pipe. Ito, kung naka-stock pipe kayo, syempre, mas, syempre maliit ang butas nun eh. Para bang, para mga magandang basehan dyan, is alam yung straw ng soft drinks, yung maliit, diba? Subukan mo, ano, uminom ng tubig, diba? Tapos subukan, idura yung tubig sa straw. Maliit yung butas, mas malakas yung tapon, diba? Mas malaki yung butas, no, eh yung ano, yung pang soft drinks, di ba? Magpalit ka ng pang sago. Okay. Ihipa mo doon. Siyempre lalabas mas maraming tubig, di ba? Kasi mas malaki yung butas eh. Okay. Pero may ano, may factor yan, okay? Kailangan, siyempre stock lang yung makina para maging effective. Ang suggested ko na butas is around 28. Lalagyan niyo lang bagya kasi itong stock natin is parang 22 lang yata. So, lalakihan nyo sa 28 hanggang 36. Okay. Medyo malaki na yung 36. Okay. Ayun ang suggested ko.
para makalabas yung hangin. So papasok dito yung hangin, maraming hangin, lalabas din maraming hangin. Mas mabilis makakalabas. Kasi pag balit yung butas, pigil. Nakapasok ng maraming hangin, lubas, nahirapan. Kasi maliit pa rin yung butas eh. So kailangan yung i-modify yung pag-stack ng butso nyo. Palakihan nyo lang, butasan nyo. Okay? Yung iba ganang ginagawa, binubutasan. Okay, pero hindi, medyo crude yun. Crude, sabihin hindi yung pulido. Pero gusto nyo pulido, pakalkal nyo siya. Okay, dahil punta kayo ng Muffler shop. Okay, pakalkal nyo, 1,000 lang yun. Pero kung tinatamad kayo, may drill kayo, drillan nyo lang. Okay, lakihan nyo yung butas. Libre. Pag may pera naman kayo, is, yun nga, paggawa kayo ng pipe na 30mm yung tip. Okay? Isama nyo na syempre yung elbow. Mas maganda kung maganda yung elbow nyo. Okay? Yung elbow, yung pipe papunta sa muffler, yung nakadikit dito, pagandahan nyo na rin. Kung kaya, kung may budget. Kung walang budget, butasan nyo lang, lakihan nyo lang yung stock pipe nyo. Okay, madali lang naman gawin nyo. Okay, kung alam nyo ginagawa nyo. Pero pag hindi, punta kayo sa muffler shop, 100 lang yun. Okay, 1,000 pala. Okay, next. Next na gagawin natin. So, meron na tayong intake. Meron na tayong exhaust. Ano pa pwedeng idagdag dyan para lumakas ang bagya? Sa mga nakapuyuri na new breed, swerte nyo. Kasi ang carburetor na new breed is PCD20. So, 20mm na. Yung stock kasi, yung stock ng Fury Classic tsaka new gen is 18. Maliit pa. So, sir, yung 2mm, malaking bagay yun. Oo, malaking bagay yun. Yung 2mm na yun. Pag tama yung paggamit mo. So, anong gagawin sa carburetor? Kahit PCD 18 o kaya PCD 20, walang problema. Magpalit lang kayo ng slow jet na 40 hanggang 42. Pero, harap kayo syempre. Yun ang masabi ko sa inyo. Palitan nyo lang yung slow jet. Tapos itono nyo. Ah, talaga, malaking bagay. Oo, malaking bagay yun. Kasi arangkadang hinahabol natin eh. Yung dagdag na power sa torque. Okay? Pag dinamihan, pag nilakihan mo yung slow jet, okay, malaking bagay na yun. Okay? Hindi ko na gagawin komplikado. Basta, hanap kayo ng 40 to 42 mm na slow jet. Ikabit nyo sa carb nyo. Kasi nagawa nyo na yung airbox, nagawa nyo na yung exhaust. Nandun na tayo sa may carburetor. So, okay na. 42, napakasigmura lang yun. Wala pang 200 pesos yun. 200 pesos kung makahanap kayo. Okay? Makahanap kayo niya, marami China bike. Yung stock na jetting sa China bike. Kung kaya nyo magkalkal, doon kayo maghanap, China bikes. Hindi ko lang alam kung anong brand ha. So, next. Ano tayo sa carburetor? Siyempre, ito importante. Yung cams. Bakit? Kasi ito ang cams ang kumukontrol sa pagbukas ng valvula. Okay. So, na-modify mo na yan. Okay. Merong natanggal mo ng air cleaner, na malaki na yung butas ng pipe mo, na pag-set ka na ng jetting, so pumapasok ng gasolina. Eh, problema, yung bukas ng cams mo, parehas pa rin. Okay. Doon pumapasok tong K10 na cams. K10. So, dalawang cams ko ngayon. Ito yung K10 na original. So, ito ang K10 na original na Takigawa 6.5. Okay. Ito namang K10 na pinagaya ng kakilala ko is 2550. 2550, okay? Parehas na parehas lang siya. As in, parehas na parehas. Hindi mo mag... Yung ang pinagsasabi kong parehas is yung itong lift, resting lobe ng intake, tsaka exhaust. Okay? So, maghanap lang kayo na to. Meron ako itong binibenta, 2550. Marami ako nito. Subukan nyo ubusin. Okay? Box ang ganito ko. Okay? 2550 nga lang nga siya. So, pag kinabit ito, napakasimple lang. Siyempre, pakabit sa mekaniko nyo. Okay? Tap overhaul na ito. Tatanggalin nyo lang to. Hugutin nyo yung timing chain. Okay? Sigurado yung nakatiming kayo, ha? Palagay nyo palatandaan. Tanggalin yung dating cams. I-swap nyo lang to. Okay? Dagdag kagad na horsepower. Okay. Mga around 2 horsepower. Sir, malaki ba yung 2? Oo, malaki yung 2. Pag yung motor mo ay 6, is 6 horsepower lang, malaking-malaki yung 2 horsepower. Okay? 6 or 7 horsepower ang stock. Yung 2 horsepower, malaki yun. Okay? Sabihin mo, nagdagdag ka lang 1/3 ng power ng motor mo. Malaki yun. So, yung cams, malaking bagay yung cams. Kung gusto nyo talagang lumakas yung motor nyo. Hindi yan. Okay? Maliban pa yung bore, huwag tayo sa bore. Ito, mga simpleng bagay lang tayo. Yung mga madaling ikabit.
Okay, so itong cams, 2,550. Okay, cams. Kakabit nyo lang dyan, lalakas na yung motor nyo. Pag na-modify nyo syempre itong airbox, tapos yung exhaust, tapos yung carburetor, cams, sure ball yan, 100%. Okay. Tapos kung may pera pa kayo, okay, kung may pera pa kayo, paayos nyo rin yung head nyo. Ipa-port and polish nyo. Okay. O kaya port lang. Pa-port nyo lang tong intake. Ito tong, yung, ano, yung intake. Okay. Palinis nyo lang. Sabihin nung linis. Kasi ano, usually may mga ano yan na yung parang dumi pa. Hindi siya papulido. Magaspang. Papakinisin nyo lang yung, hindi yung sobrang, hindi polish siya. Kinis lang. Ano lang, ipa-port lang. Para maging, maging pantay. Okay, para yung hang, yung ano, yung atomized na gasolina is hindi ma ano mahirapan pumunta sa combustion chamber, okay? Okay. Simple-simple lang 'yun, palinis niyo lang sa ano, kung marunong mag ano, mag-port ha. Okay, baka lakihan niyo 'to, hindi lalakihan. Lilinisin lang. Okay, ito maganda example 'to, ano 'to, head 'to ng KSR. Nakita niyo yung itim, kung yan, itim, yan, itim. Yan. Itim 'yan eh. Pag naging silver lahat yan, yun na yung linis. Okay? Kasi normal talaga na may ano to eh, may coating yung ano, yung intake port niya, okay? Okay? Hindi ba na-polish ang intake ha sa stock. Okay, mas recommended pa rin siya na port lang. Kung gusto niyo mag-polish yung exhaust, i-polish niyo exhaust, ipantay niyo lang siya. Nakita niyo tong gasket na to? Yan. Kung kaya yung i-port na kasing laki siya nung gasket ng ano ng totoong muffler gasket na yan, mas maganda. Okay, tapos yung muffler nyo ganito kalaki yung butas, mas maganda. Okay, mas malaking bagay yon. Okay, pero iba na yun, mahal yun eh. Dito lang tayo sa simple lang. So nandito tayo, tapos tayo sa head. Okay, so tapos na tayo sa makina. So, ibig sabihin, kompleto na tayo. Pumasok sa intake, sa hangin, pumasok sa airbox, pumunta sa carb, mas malaki yung slow jet, mas maraming gasolina pumasok, okay, mas maganda yung timpla, okay, pumasok sa combustion chamber, mas mataas yung lift ng cams, mas marami nakapasok ng gasolina, pumutok, pak, inilabas sa hangin, papunta sa exhaust, okay, mas nakalabas yung hangin, mas mabilis yung mangyari, so mas lumakas na yung motor nyo. Pero hindi pa doon tapos ang lahat, syempre. Pupunta naman tayo sa pag-transfer ng power ng makina sa drive train natin. So, unang-una is itong clutch basket. Ang clutch basket na stock ng Fury is apat lang yung spring. Okay, ibig sabihin nun, pag lumakas ang bagay ang makina mo, syempre, mas maganda kung kapit na kapit kagad. Sabihin, walang delay. Okay, kasi ito, magde-delay pa yan eh. You know, freewheeling yan eh. Okay, pag yan, kumapit, okay, first gear ka, second gear, na-delay. Kasi nga, kulang yung spring, apat lang. Dagdagan nyo lang, okay? Bumili pa kayo ng stock na spring, okay? Ayan o. Dagdagan nyo pa ng dalawang spring, okay? Dapat, anim yung spring nyo dapat. Anim nakalagay dito para mabilis may transfer ng power ng makina dun sa main drive train. Okay? So, 6 spring, mura lang yan, okay? Mura lang yan. Pero pag gusto ko may budget kayo, is mas maganda siyempre itong takigawa. Ito takigawa to. Nakalimutan ko ng presyo nito. Pero alam ko dati is 2,000 na to eh. 2,000 ng landed cost. Bakit 2,000? Siyempre may shipping. Galing Japan to eh. Umakaalap kayo ng kaparehas, okay lang. Yung supportahan kayo dyan. Okay. Marami siguro niyang kaparehas. Pero ito talaga, maganda klaseng spring to, takigawa. Pero pag wala, bili lang kayo ng stock, dagdagan nyo pa ng dalawang spring yung clutch basket nyo. So, na-transfer nyo na ngayon. Dito, di ba? Sa kabila, transfer na. Siyempre, papaikuti na natin yung gulong. Gulong. So, ano maganda? Maglaki kayo ng sprocket. Okay. Sa karera, importante yung sprocket. Okay. Anong recommended mo? Recommended ko. Okay. Magpalit kayo siyempre ng 13, okay? Ito, 13. Ito. 1340. Okay, ang gamit ko ngayon is 1342. Okay?
Huwag niyong gagayahin to kasi iba yung makina ko eh. May ibang ginawa niya sa makina ko. Pero sa suggested ko sa mga sa inyo 1342. Okay? Yung 42 ay 1340 pala, sorry. Okay? Mura-mura lang tong sprocket na to, engine sprocket nasa 90 yung mura. Oh, mahal na yung 150. Yung rear sprocket na 40 mga 200-300. Siyempre, bilhin na rin yun ang magandang chain, okay? So, yun. Mararamdaman nyo, medyo maganda na yung response ng motor nyo. Okay, hindi top speed ha. Hindi ko sinasabing bibilis tutulin yung motor nyo na 140. Ang sinasabi ko, sa setup na to, mas mabilis nyo ma-achieve yung top speed ng current na motor nyo. Kunyari, top speed ng motor nyo ngayon is 100. Kunyari, 120. Kunyari lang. May mga gaano dyan eh. Sabi nila, top speed ng stock na Fury nila, 120. Ito, mabilis nyo. Pero 120, matagal. Okay? Parang magbababad ka ba? Kailangan straight. Okay? Itong setup na sinasabi ko is kahit saan, mabilis mo mga coins sa daan. As in, mabilis. Hindi siya para bang kailangan pa mahabang straight. Okay? Mabilis siya makapag-isang daan, 100. O, yun lang ang sinasabi ko. Hindi top speed ha. Mabilis niya makukuha yung 100 kph. Okay? Maliwanag ba yun? Wala akong sinasabing top speed dyan na 120 ha. 100 lang sinasabi ko ha. Kasi sa circuit kasi, ang importante oras. Hindi kami nagbabase sa bilis ng motor. Kunyari, ako 200 kph tong Fury ko. Eh, sa isang circuit, 5 kilometro. Yung isang track lap, 5 kilometro. Eh, kinuha ko naman 5 minuto. Napakatagal nun. Okay? So, dapat, mas mabilis mo makakuha yung lap. So, ang lap time na itong Fury nito, pag ang estimate ko is around 1 minute and 19 nung huli. Kasi hindi pa siya tapos. Hindi pa siya naayos. Hindi pa tapos yung R&D na itong motor na ito. So, sa ano, medyo okay na yon. Medyo sa mga newbie na katulad ko. Newbie. Okay? So, ayun na masasabi ko. So, ulitin natin. Recap. Air cleaner, tanggal, libre. Carburador, palit ng jettings. 40-42. Sabihin natin yung 100-200. Okay, makakuha ka dyan. Meron ka, libre. Palit, pagbutasan mo yung pipe mo, o kaya paggawa ka ng pipe, 1,000 yung kalkal. Gusto mo bumasos sa mahal-mahal, 2,000-3,000. DBS, pwede yung DBS. Basta hindi masyadong kalakihan yung exhaust tip ha. Kailangan ang exhaust tip mo around 28-36 lang. Okay. Cams, 2,550. Pwede nyo bilhin sa akin yung Cams Gearty K10. Okay. Clutch spring. Okay, dagdagan nyo lang dalawa yung stock. Oo, magkano yun? Parang 100 ba? Hindi ko nakalimutan ko na. Mura lang naman yan. Magdagdag ka ng dalawang piraso pang patch spring. Okay. Sprocket. Engine sprocket 13. Likod 38 or 40. Yung engine sprocket 90 to 150. Yung pang likod is 250 to 300. Okay. So, meron pa pala. Sorry, add ko. Siyempre, kung meron kayong extra pang pera, okay, bubili na rin kayo ng CDI. Hindi to, dito racing ha. Stock lang to. Sample lang para may mahawakan ako. So, bumili kayo ng racing CDI. Racing CDI na maganda. Pang wave lang. Okay. Wave. Kung kaya nyo mag-convert, i-convert nyo. Pag di nyo kaya, bili kayo sa akin. Bayaran nyo naman ako. Okay. Hindi lang kayo nanonood dyan. Okay. Sa akin kayo pa-convert. Okay. May bayad po yun. Okay. So, simple-simple lang yan. Pwede nyo panoorin sa YouTube. Alam ko meron mang gumagawa sa YouTube yan. Okay. Doon nyo lang panoorin. Hindi na ako gagawa ng video. Compatible yung Wave 125 na 5 pins. Okay. Yung isa doon na wire, hindi naman talaga ano, importante. Pero compatible yun. Pero kung may pang Fury kayo, BRT, meron. Kung makakabili kayo, makahanap kayo. Ang gamit ko palang CDI sa aking Fury na to is UMA, IMC. Okay, may kamahalan siya. Okay, form up siya. Or kung makakabili kayo ng ano, nung BRT, Powertronic ba yun? Mas 50 maps. Mas maganda siya. Bakit ka kailangan bumili ng CDI? Sir, ano ba? Kailangan mag-CDI ba? Yung CDI kasi yung nagbibigay ng kuryente. Sir, ano kung connection nun sa kuryente? Siyempre, yung timing. Okay? Yung timing. Importante kasi pag nakastock CDI ka, isa lang alam gawin ito. Okay? Ibigay yung kuryente pag umikot sa certain degree yung makina.
pag naka CDI ka na racing CDI naman na ganito, na-advance lang siya ng bagya. Okay, na-advance siya. So, mas ano, kasi mas sa high RPM, kailangan mong mas pag high RPM na mas matagal na yung ano, yung closing ng ano, yung combustion. Okay, para masunog yung gasolina kasi mabilis ikot ang makan eh. Okay. Kaya ayun yung purpose ng mga iba na ganito. Pag mga digital naman, digital, okay, mapaprogram mo siya. Kasi yung iba kasi magaling talaga eh. Nakikita na lang yung timing. Okay, pwede mong i-customize yung bigay ng kuryente para mas lalo mong ma-maximize yung power ng makina. Ayun ang importansya ng CDI. Kaya may murang CDI, may mahal na CDI. Okay. Yung mahal na CDI, yun yung mga napoprogram. Mahal na CDI. Okay. Uma gamit ko ha. May BRT rin na maganda. Okay. Kung gusto nyo, BRT. Pero kung tipid racing, apido, yan, mga ganong ano. Ewan ko ano pang available. Basta pang wave. Pang wave. Okay. O kung gusto nyo magpaganda sa akin ha, yung walang limiter, alam ko yun ang Banja BYK. Okay? Yung parang kung ano yun, college bike. Ganito rin, parang ganito makan na Banja ha. Kunin nyo yung CDI nun, maganda CDI nun, walang limit yung CDI nun. Ayan ha, binigyan ko na kayo ng tip. Lastly, syempre, bago ang lahat. Ang makina, ang dugo niyan, eh syempre langis. Ang gamit ko lang is dito ngayon is ito, Pro Plus, ester base kasi ito eh. Okay. Sir, bakit naman nagbebenta ka ng langis? Ang ester base kasi is ester na ano na chemical, pinoprotektahan niya ang makina. Okay. Hindi siya yung basta-basta ano, yung para mag-friction. Okay. Paano mo nalaman yun, sir? Kasi nung kumakarera ako sa isang kategory, yung KSR ko, lagi ako nagbababa ng makina. Nung gumagamit pa ako ng hindi ester base, may magnetic oil drain plug ako, mas maraming dumidikit na bakal doon. Okay. Bakit? Siyempre, nag-friction. Yung langis, nag-friction doon sa may, ito sa block. Okay, sa block. Tapos, yung clutch plate po, no, ubos. So, mas maraming mga materials na bakal ang napupunta doon sa, na mamamagnet ng magnetic oil drain plug ko. Okay. So, ano magandang gawin? Siyempre, bumili ka ng ester base na langis. Ano man may nagkaiba niya sa polysynthetic? Iba. Ang polysynthetic, parang normal oil pa rin yun. Okay? Pinaganda lang. Nilagyan lang ng, is either tin wick. Parang may ginawa lang sila. Okay? Sabihin, anong isipin nun? Ano pa rin siya? Yung mineral base pa rin siya. Okay? Sabihin ng mineral base. Galing sa, ano, sa lupa. Yung oil refinery. Okay, ganun. Ano tong 100% synthetic? Ito yung gawa sa laboratorio na. Talagang ginawa siya from the ground na. Parang yung tubig, ginawa mong, example lang to ha, tubig, ginawa mong alak. Ganun. Okay. Yung mineral base, na yung polysynthetic, parang alak, ginawa pa rin alak, pinasarap mo lang. Okay, ganun ang pagkakahalit tulad nun. Okay. Kaya mura ang polysynthetic kaysa sa 100% synthetic. Ang pinakamagandang langis talaga is 100% synthetic. Kahit hindi ito maxima. Okay? Pero isa sa pinakamagandang langis itong maxima, syempre. Nagbebenta ako niya. Bumili kayo sa akin. Okay? Meron akong tatlong klase. Okay? Itong Jablo, ito yung pinakamura kasi sinasabi ko mineral base. Pero kagandahan nito kasi, okay, may mga additives na siya. Okay? Mas mapatagal niya yung buhay ng makina nyo. Okay. Pero ito, sin blend. Ito yung meron ng sin, ano, meron ng ester. Okay. May ester na to. Aso, maingay na. Okay. So, ito, mas mura ng bagya. Ito, 360. Ito is 520. Ito ang gamit ko, yung pinakamahal, Pro Plus. Okay. So, 770 to. Pero, sure mo ito. Matagal to mag-evaporate. Okay. Kung magandang pagkakatono mo sa makina mo. Napoprotektahan niya yung makina mo, okay? Siyempre, less yung wear and tear. May wear and tear pa rin, pero less lang. Malilesen niya. So, ganun siya kaganda.
Okay, kung kayo gumagamit kayo ng magandang lang, ano, magandang gasolina, eh ganun din ang purpose sa mga langis. Okay. Gumagamit ka nga ng Shell na ano, V-Power Racing. Pero kung gamit mong langis AX7, eh ganun din 'yon. Kasi ang gasolina sa combustion lang 'yon. Pero ito is yung dugo ng makina mo. Napoprotektahan siyempre yung ano, yung makina mo. Mas tumatagal yung clutch lining. Okay? Tumatagal yung bore. Okay, yung ano sabihin yung friction, 'di ba? Hindi kasi nagagas, hindi masyado nag-friction eh. So, mas matagal yung wear and tear. So, ayun guys. Okay, ayun ang ma-share ko sa inyo. Okay, ang haba nun. Walang cut-cut yung ginawa ko. Okay, kung gusto nyo pang dagdagan sa chain, okay, may chain lube ko. This is paraffin. Okay, magandang klaseng chain lube to. Pag in-spray mo to, hindi to tumatasik. May dumidikit lang siya sa bakal. Okay, ito is 500. 20 isa na ito. Napakagandang chain wax. Pero gamit ko ito sa karera. Kahit isearch nyo yung maximum na chain wax, isa sa pinakamagandang chain wax sa buong mundo. Okay? Isa sa pinakamaganda. Ito lang yung sinungaling. Okay? So guys, thank you sa panonood sa video ko. Sana, remind ko kayo, i-like nyo. Siyempre mag-subscribe na kayo. Okay? At gagawa pa ako ng panibagong video regarding sa Fury natin. Okay. Paano pakalakasin yung Fury natin nang di masyadong gumagastos ng malaki. Okay. Pero pwede rin naman kayong gumastos ng malaki sa Fury nyo. Okay. Kung may pera kayo, tawagan nyo ako. Kayang-kaya natin palakasin niya. Basta marami kayong pera. Walang problema. Ganun naman sa lahat ng motor eh. Marami kang pera, mas mapalakas motor mo. Mas konti pera mo syempre, mas konti syempre yung lakas ng motor. Yung iba sinasabi nila is kayang palakasin ng tipid racing. Okay? Yung ano ba, yung may mga convert. Oo, kaya naman 'yun, pero ang binabayaran kasi diyan yung reliability. Kung tumatagal ba talaga siya or hindi. Doon nagkakatalo eh. Okay? Kasi yung ibang mga kumpanya, bakit sila naniningil ng mahal sa mga piyesa nila? Kasi ginastosan muna nila. Tinesting nila lang ilang piyesa pinasabog nila bago nila perfecto. Ayun ang binabayaran. Pero kung kaya nyo naman, gayahin sila, okay, medyo may pagka-Einstein kayo, gawin nyo lang. Basta siguraduhin nyo lang, syempre, na pag may nangyari, masasabi lang naman natin, syempre, testing lang naman eh. Okay. So, ako nga pala si Melenguera, pambansang rider. I am in war. Subscribe, like, syempre yung page ko. Kung kaya nyo i-share yung video ko, i-share nyo. Mas maganda, makatulong sa akin yan. So, maraming salamat guys. Mga kabuddy, see you next time!